sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang kwento ng Amerikanong Heneral na si Henry Ware Lawton kung saan ipinangalan pa ang isang plaza sa Maynila. Ihatid sa atin yan ni Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! Sa Maynila po, ang lugar sa harapan ng neoclassical na post office building ay tinatawag ngayon na Liwasang Bonifacio. Naging larangan ng pakikibaka at kilos protesta simula nung panahon ng diktadura. Ngunit, makulit tayo, tinatawag pa rin natin ito sa dati nitong pangalan, ang Plaza Lawton. Ipinangalan nito ng mga mananakop na Amerikano sa karangalan ng kanilang bayani, si General Henry Ware Lawton. Lawton? Ah, who's that Pokemon? Isang respetadong sundalong Amerikano na nagsilbi nung kanilang Civil War, nung Apache Wars, Spanish-American War at Philippine-American War. Sumikat siya nang matugis niya ang matapang na pinuno ng mga Apache Indians na si Geronimo noong 1886. Sabi ni Geronimo na pagod daw sila sa makulit na kakahabol ng mga kawal ni Lawton. Ngunit, ang magaling na general na Amerikano ay makakahanap lang pala ng katapat sa Pilipinas. Noong December 19, 1899, nilusob niya ang mga puwersa ng Republika ng Pilipinas sa San Mateo, Morong, ngayon ay Rizal. Sa kabila ng matinding pag-ulan at pag-apaw ng ilog Marikina, ayon sa historiador na si Jaime Veneracion, napakalaking engganyo kay Lawton na sorpresahin ng mga Pilipino na maaaring namamahinga dahil sa malakas na pag-ulan. Malamang dahil madaling mapansin, naging madaling target siya ng mga Pilipino. Mag-uulat sana ang dalawa sa kanyang mga tauhan ukol sa labanan nang makita nila na ipinunas ni Lawton ang kanyang kamay sa kanyang kaliwang dibdib na parang kinagat siya ng insekto. Tsaka siya nagsuka ng dugo at sinabing, God! Tinanong siya ng kanyang tauhan, General, are you hurt? At sa kanyang natural na tinig, nagsabi lang si Kuya, I am hit! Tanong ng tauhan, where? Sagot ni Lawton, through the lungs. Ito na ang kanyang huling pananalita habang bumabagsak sa kamay ng kanyang mga tauhan. Nabaril siya ng sharpshooter na si Bonifacio Mariano. Ipinangalan sa kanyang isang kalye sa San Mateo. Sa malaking biro ng tadhana, si Mariano ay nasa ilalim ng general na ang kapangalan ng kanyang tinugis na pinunong Apache, Geronimo. Si General Licerio Geronimo ng Sampaloc na isinilang 159 years ago, August 27, 1855. Si Lawton ang tanging general na Amerikano na nasawi sa kanilang pakikidigma laban sa mga Pilipino. Si General Licerio Geronimo naman sumuko rin sa mga Amerikano nang mahuli si General Emilio Aguinaldo at naging bahagi ng Philippine Constabulary na nagpasuko ng iba pang mga revolusyonaryo at naging responsable pa sa pagkagapi at pagkamatay ni General Luciano San Miguel, isang bayani ng Katipunan. Sa kabila nito, hindi na mabubura ang papel ni General Licerio Geronimo at ng kanyang mga kawal na inilarawan ni General Lawton sa kanyang report bago ito mamatay. Taking into account the disadvantages they have to fight against in terms of arms, equipment, and military discipline. Without artillery, short of ammunition, powder inferior, shells reloaded, until they are defective, they are the bravest men I have ever seen. In fairness kay Kuya, secret admirer ng mga Pilipino. Ako po si Xiao Chua, Paas Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.